Part 12. Napapabuntong hininga akong nahiga sa kama. Mahirap na masaya ang magkaroon ng kambal, lalo na at full-time mama ko. May mga yaya naman ang kambal pero kapag umaalis lang ako saka nahahawakan namang ito ang magkapatid. Can I join you? Tanong ni William na nakatayo sa may gilid ko. Umisod naman ako sa gitna ng kama. Tutalay, queen size naman yon na ipinasadya ko pa para hindi mahulog ang kambal kapag nakahiga sa kama. Nakangiting nahiga sa tabi ko si William at mabilis na yumakap sa may tiyan ko. Pagko ay bumangon ito ng bahagya at tinitigan ang mukha ko. Sabay halik sa labi ko na mabilis ko namang tinugon. Pwede na siguro ngayon, tutal. Tulog naman na sinakambal? Walang mga istorbo sa atin. Bulong nito na hindi ko na nagawang tanggihan nang bigla ako nitong hubaran. Love, why you didn't wear your bra? Kunot noon nitong tanong nang tumamba dito ang aking dibdib. Kasi mainit ang panahon at isa pa wala namang sisita sa akin dito dahil nasa labas naman ang mga bodyguards sa bantay namin ng mga anak mo. Sagot ko rito na ikinangiti nito ng pilyo at saka yumuko. Love, wala ka namang kaagaw dyan. Hinay-hinay lang. Sita ko rito habang busy ito sa katawan ko. I love you so much, love. Bulong nito sa akin hanggang sa unti-unti na nitong naangkin ang aking buong katawan. I love you too, love. Sagot ko dito habang napapangiti. Pinunasan naman ito ang mga luhang sumisilay sa gilid ng mga mata ko dahil sa labis na kaligayahan. Hindi ko mapigilan ng hindi makaramdam ng saya dahil sa aming muling pag-iisa na matagal ding nahinto dahil sa mga taong pilit humahad lang sa relasyon naming dalawa. Pagkatapos ng kung ilang beses nitong pag-angkin sa akin ay pawisan itong nahiga sa tabi ko pero kita sa mga mata nito ang saya. Happy love? Tanong ko rito nang bahagya akong bumangon at dumagan dito. Super happy. Ikaw lang talagang nakakapagpasaya sa akin sa kahit na anong bagay. Lalo na sa kama. Naiiling akong umiti rito. I'm so glad to hear that from you. Saad ko dito sa kanahiga at umunan sa braso nito. Hindi ko naman mapigilan ng hindi maghikap dahil sa sobra akong pinagod nito. Take a rest, love. Pasensya na. Sobra lang talaga akong nangulila sa'yo. Hindi ako nakapagpigil na angkinin ka ng straight. Sumulyap lang ako rito at ngumiti. Saka ako pumikit para umidlip ng konting oras. Naramdaman ko pa ang pagyakap nito sa katawan ko bago ako tuluyang nakatulog. Pagising ko'y nakadamit na ako pero hindi na ako nagtataka sa bagay na yun dahil lagi namang ginagawa ni William na after ng lovemaking namin ay binibihisan na ako nito. Napatingin ako sa may crib pero wala doon ang kambal. Kaya nagmamadali akong lumabas para lang abutan si William na nilalaro ang dalawa habang nakaupo sa sofa. At nakahiga naman ang kambal sa maluwang na sofa. Gising na si mommy. Mukhang napagod ng husto ni daddy ah. Sambit ni William sabay sulap sa gawi ko. Naiiling naman akong lumapit rito at yumakap sa bewang nito mula sa likuran nito nang maupo ako sa sofa. Masyado kasing sabik si daddy na magpunla. Kaya napagod si mommy. Sambit ko naman na mas ikinangiti ni William. Sabay lingon sa akin. At least, sayo ko lang gustong magpunla. Hindi sa ibang bahay bata. Bahagya ko itong kinurot dahil sa sinabi nito. Pero ang mokong, gumiti lang nang nakakaloko sa akin. Love, magluluto muna ako ng dinner natin. Diyan ka muna kinakambal ha. Kapag pagod ka na, tawagin mo lang ang mga yaya nila para makapagpahinga ka. Sumulyap lang ito sa akin at tumango bago ko ito iwan at nagtungo sa kitchen. Naghanda ako ng mga ingredients para sa lulutuin kong Bicol Express. Mabuti na lang at may nabibili ng ready-to-use na gata. Habang busy ako sa kusina ay panakanaka akong sumusulyap sa mag-aama ko. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa mga sandaling ito na nahiling ko sana ay wala nang maging sagabal. Kung may sagabal man para maging masaya at mabuo kaming pamilya ay gagawin ko ang lahat para mawala sa landas namin ang sagabal na yon. I'm willing to use all my connections to get rid of those people na haharang sa daan ko. I don't care kahit sino pa man siya o sila. June's point of view. Today is the day. I'm wearing a black hat at black off-shoulder dress. Matyaga akong naghintay ng signal mula kay Maurice bago ako pumasok sa loob ng conference room kung saan nagaganap ang butuhan para sa bagong uupong CEO ng kumpanya. Nang ma-receive ko ang text ni Maurice na pinapapasok na ako eh, agad akong tumayo sa kinauupuan ko. Inayos ko muna ang suot kong black hat at siniguro kong hindi ako agad makikilala ng impostor ko na alam kong nasa loob at kasama ni William as one of the investors ng Alcaraz Company. Marahan kong binuksan ang pinto.
Saka walang salitang pumasok sa loob at naupo sa tabi ni Maurice. Lahat ng mga mata ay nasa akin, habang samot-saring bulungan ang naririnig ko. Who is she? Why is she here? Tanong ni Precious na nakaupo sa tatlong silya ang layo sa akin. Siguro kung nakalapit lang ito ng konti pa eh, mauubos ang buhok nito sa akin, lalo ng peke nitong pagbumukha. You will know her later. Huwag kang atat. Sagot dito ni Maurice, sabay irap. Lihim naman akong napangiti sa sinabi nito. Pero nagulat ako nang tumayo si Precious at lumapit sa akin. Mabuti na lang at mabilis na nakaharang si William para hindi ito makalapit sa akin. Love, why are you blocking my way? Gusto ko lang makita ang mukha niya. And why she's wearing black? Ang creepy niya. Teka nga, bakit mo ba pinoprotektahan ang babaeng yan? Di ba dapat ako ang pinoprotektahan mo at hindi siya? Tanong nito kay William na lumapit sa akin at niyakap ako sa bewang ko. Ngumiti naman ako kay fake self nang tumayo ako at isandal ang ulo ko sa dibdib ni William na halatang ikinausok ng ilong ni Precious. Love! What are you doing? Bakit ka nakayakap sa kanya? At ikaw, remove your dirty hands and get out of here. Hindi ito lamay. Isa tong importanteng meeting na hindi allowed ang mga strangers na kagaya mo. Sigaw nito na mas lalo ko pang ikinangiti. Talaga? Ang bad naman ng bibig mo. Is that how you will treat me? After mong nakawin ng katauhan ko? At lokohin ng lalaking mahal ko? At paniwalaing ako ay ikaw? Tanong ko rito na ikinamulagat nito ng mukha. Ang mukha ko. Pagkatapos kong tanggalin ang suot kong hat. Surprise! How's my face? Wow! Grabe! Kopyang-kopya mong mukha ko ah. Sinong doktor mo? Baka pwedeng i-recommenda mo naman siya sa akin. Kitang-kita ko ang sunod-sunod nitong paglunok ng sarili nitong laway. Sabay tingin kay William na walang emosyong nakatitig dito habang nakayakap sa bewang ko. Love, don't tell me naniniwala ka sa babaeng yan. Siya ang impostor, not me. Come on, love. Sa halip na sumagot si William ay matalim lang na tingin ang ibinigay nito kay Precious. Napatingin naman ako sa dalawang tao na pumasok sa loob ng conference room, sina Mr. and Mrs. Alcaraz, na halatang nagulat nang makita ko. Hey, oldie goodie! Stop pretending na hindi nyo kilalang babaeng impostor na yan. Ganyan bang tinuturo nyo sa anak nyo? Ang magnakaw ng katauhan para lang makuhang gusto? Puno naman ng galit na aktong susugurin ako ng ina ni Precious nang humarang si William to protect me against her. Try to hurt her. I'll make sure that he will lose his company in just a minute. Banta dito ni William na ikinaatras naman ito. You heard him, right? By the way, I'm pulling out my investments here. Sayang lang ang perang ibinibili ko ng shares ko rito. How about you, love? Are you still going to stay sa kumpanyang to na malapit ng malugi? Tanong ko kay William na mabilis nitong inilingan. No, love. Kung nasaan ka, nandun ako. Sagot ni William sa akin. Alright, so ang mga abogado na lang namin ang bahalang mag-asikaso ng mga legal concerns? Let's go, love. Iwanan na natin ang mga taong yan. Yaya ko kay William na umakbay sa akin pero nagulat na lang ako ng pagtalikod namin ni William ay may humila ng buhok ko. Bitawan mo ako! Sigaw ko kay Precious na halos ay ganutin ng buhok ko sa galit. Pilit naman itong inilalayo ni William sa akin pero hindi nito binitawan ng buhok ko. Kapag hindi mo ako binitawan, I'll make sure na mawawalang lahat sa inyo. I will sue you for identity theft. Banta ko rito pero hindi talaga ako nito binibitawan. Dahil punong-puno na ako ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pagharap ko rito ay binigwasan ko ito. Dahilan para matumba ito sa sahig at mawala ng malay. I'm warning you, Mr. and Mrs. Alcaraz. Kapag hindi nyo ipinabago ang pagmumukha ng anak nyo, ay sa kulungan kayo pupulutin at mawawalang lahat sa inyo. Mark my words and don't forget my name, June Montesilio. And no one dares to bump into me or else pupulutin kayo sa kangkungan. Sumulya pa ako kay Precious, saka ako pinulot ang bag ko. Nagsidatingan na mga bodyguards ko na inalalayan kaming makalabas ng conference room. Love, are you hurt? Tanong ni William sa akin nang makasakay kami ng elevator habang hinahaplos ang ulo ko. A bit, love, but I'm okay, don't worry. Sagot ko rito sabay ngiti. Bes, ang galing mo ah. Kalain mo yun, isang bigwasan mo lang ay tulog na agad.
Mahina pala siya eh. Sambit naman ni Maurice na nasa tonong paghanga. Love, sinong nagturo sa'yo ng ganun? Grabe, next time hindi na talaga kita pagtitripan. Ayokong makatulog sa bigwas kagaya ni Precious. Naiiling akong umiti rito, saka mahigpit na yumakap sa bewang nito. Pagdating namin sa lobby ay agad kaming lumabas ng elevator at sumakay sa limousine na naghihintay sa amin sa labas ng gusali. Hey best, ano nga palang plano mo sa mga Alcaraz? Lalo na sa babaeng yun. Tanong ni Maurice habang umiinom ng canned juice na kinuha nito sa cooler ng sasakyan. Kumuha din si William ng dalawa't iniabot sa akin ng isa na agad kong binuksan na makaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan. Anong next plan? Hindi ko pa alam eh. Sagot ko sa mga ito. Dahil sa totoo lang ay wala akong plan B pagkatapos ng plan A. Plan B namin ay buuin ang aming pamilya. Malapit ng kasal natin, love. Kailangan mo nang isukat ang gown mo. Mukha namang wala nang problema sa reception at sa simbahan. Bigla akong natigilan ng sabihin ni William yon. Malapit na nga palang kasal namin. Munti ko nang makalimutan ang tungkol sa kasal natin, love. Pero ayoko nang isukat ang gown na isunukat na ng iba. Papalitan ko yun ng iba. May nakita ako sa isang online shop. Korean style. Napakaganda at napaka-elegante. Sumulyap ako kay Maurice na nag-thumbs up pa sa akin. Okay, love. I love you. Kung yan ang gusto mo, sino ba ako para kumontra? Basta ang importante lang sa akin ay makasal na tayo. At maging Mrs. Anderson ka na, pati ang mga bata. Sambit ni William na seryoso na ang itsura. Oh, nandito na tayo sa hotel. Alika na, love. Gusto ko nang makita ang kambal. Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan at saka umayos ng pagbuksan kami ng driver ng pinto ng kotse. Nauno nang bumaba si Maurice, kaya sumunod na lang kami ni William papasok sa lobby ng hotel. Mas mukha siyang excited na makita ang kambal. Tingnan mo, iniwan na tayo. Ngumiti naman ako kay William at iniyakap ang mga braso ko habang naglalakad kami patungo sa elevator. Ngumingiti lang kami sa mga empleyado na bumabati sa amin na nakakasalubong namin ni William. Pero hindi nakaligtas sa aking paningin ng mga babaeng tila na mamagnetize ng kagwapuhan ni William. Kaya hindi ko maiwasang hindi mapanguso. Love, huwag kang umuso. Hahalikan kita, kita mo. Bigla naman akong napaayos dahil sa sinabi nito. Mas lalo ko pang pinahaba ang uso ko na ikinatawa naman nito at mabilis na dinampian ang halik na halos ikatili ng mga empleyado ko. I told you. Sambit nito na ikinataas ko ng kilay. Kulang, pero mamaya na lang. Masyadong maraming audience eh. Saad ko rito na ikinailing nito. Love, ayaw mo? Tanong ko rito habang sakay na kami ng private elevator. Paakyat sa top floor kung saan kami tumutuloy ng mga anak ko. Gusto ko syempre eh, pero mamayang gabi na lang para walang istorbo. Pilyo nitong saad, sabay yakap sa bewang ko. Palibhasa ay nauna na si Maurice sa amin, kaya kami na lang dalawang nasa elevator at matamang nakatitig sa isa't isa. Love, may CCTV ba ang elevator na to? Tanong nito sa akin na mabilis kong tinanguan na ikinalukot nito ng mukha at bakas ang panghihinayang. Don't tell me na isip mong... Medyo, pero wag na lang dito. Marami namang kwarto sa top floor, doon na lang kita pupunlaan ng bagong binhi. Naiiling na lang akong bumuntong hininga, saka nauna nang lumabas dito sa elevator, habang ito naman ay nakasunod sa akin. Pero umakbay ito sa balikat ko nang maabutan ako, sabay ngiti ng nakakaloko, habang papasok kami sa tinutuluyan naming mag-iina. Precious point of view. Dahil sa ginawang pamamahiyan ni June sa akin ay mas lalong tumindi ang galit na nararamdaman ko para dito. Ang isa ko pang ikinagagalit ay wala man lang ginawa mga magulang ko para ipagtanggol ako laban sa babaeng yon. They only ask me to change my face. Bagay na hindi ko gagawin hanggat hindi ako nakakaganti sa babaeng yon. Hindi ko ahayaang maging masaya sila ni William habang ako naman ay mag-isa at nagdurusa sa pagkawala sa akin ng tuluyan ng lalaking mahal ko. Pero sa ngayon ay iisa-isahin ko sila at uunahin ko ang babaeng pinagkakatiwalaan ng gusto ni June na ayon sa research ko ay si Maurice Cristobal. Mabilis akong napatayo sa kinauupuan ko at lumapit sa isang cabinet. Mula doon ay kinuha ko ang bagay na matagal ko nang itinatago. Hinaplos-haplos ko yon habang naglalakad pabalik sa kama ko. Pagkuway itinutok ko sa salaming nasa harapan ko. Napapangiti kong inilapit sa mukha ko yon habang nakatitig pa rin sa salamin. Humanda kayong lahat sa akin. Lalo ka na, June. Ikaw ang isusunod ko pagkatapos ng mahal mong kaibigan. Makukuha kong muli ang lalaking mahal ko at ang lahat ng ari-arian mo.
I swear that. Saad ko saka ako tumayo at ibinalik sa cabinet ang kalibre 45 barel. Saka ako pumasok sa loob ng banyo. Bibigyan ko muna sila ng panahon para masulit ang mga nalalabi nilang oras na magkakasama bago ako muling kumilos. William's point of view. Napapangiti kong pinagmamasda ng aking ina na hindi magkaintindihan kung sino sa kambal ang kakalungin ito. Simula nang makita kami nito ni June na magkasama habang nasa isang mall para ipasyal ang kambal ay lagi na itong tumatawag sa akin at tinatanong kung kailan daw ba nito makikita ang mga apo nito. Bigla akong napangiti sa tanong nito na mga oras na yon. Hindi ko pa man sinasabing apo nito ang kambal ay tila atat na itong makita sina Will at Jana. I'm happy na hindi pa man namin sinasabing apo nito ang kambal ay kiniklaim na nitong mga apo nito ang dalawa. Kaya nang sabihin ko yun kay Junay, agad itong nag-set up ng araw kung kailan namin ipapakilala kay Mommy ang kambal. At ngayong araw iyon. Jun Iha, pwede mo bang ilagay sa kandungan ko ang kambal? Nahihirapan kasi ako na isa lang ang nakakalong ko. Mabilis namang tumayo si Jun at lumapit kina Mommy at maingat na inilagay sa kandungan nito ang magkapatid. Salamat! Sambit nito habang nakangiti kay June na naupo naman sa tabi nito. Base sa nakikita ko ay tanggap na ni Mommy si June bilang future manugang nito. Pagkatapos naming sabihin dito ang lahat ng mga pinaggagawa ni Precious, ay tila sinukluban nito ng langit at lupa. At pagkuway mahigpit na niyakap si June habang umiiyak at humihingi ng tawad rito. At dahil napakabuting tao ni June, except kapag galit ito at nambibigwas ay agad nitong tinanggap ang sorry ni Mommy. Ma'am, hawig sa inyo si Jana. Kuhang-kuhang hugis ng lips niyo. Sambit ni June na ikinangiti naman ni Mommy. I told you, call me Mommy. Magiging in-laws na tayo oh. Nahihiya namang umiti si June dito. At pagkuway sumulyap sa akin na tinanguan ko naman. Okay po, Mommy. Saad nito, sabay ngiti. Tumayo naman ako sa couch na kinauupuan ko at lumapit sa mga ito. Naupo ako sa tabi ni June at yumakap sa bewang nito. Mabait naman si Mommy eh. Mali nga lang ang babaeng nagustuhan para sa akin. Saad ko na ikinatalim ng tingin ni Mommy sa akin. Kaya nagtago ako sa likuran ni June. Noon yon, pero ngayon na hindi na. Si June na ang gusto ko, pati na ang mga cuties na to. Oh, nakita mo na ba si Mamita kaya kang umingiti? Tila tuwang-tuwang sambit nito habang nakatitig kay Jana. Mom, hindi pa yata sila nakakakita. Magpo-formance pa lang sila. Sambit ko kay Mommy na kumunot ang noo. Napapabuntong hininga na lang akong sumubsob sa likuran ni June habang hinahalik-halikan yon. Love, mahiya ka naman kay Mommy. Sita sa akin ni June pero ipinagpapatuloy ko lang ang ginagawa ko. Nakangiti namang sumulyap si Mommy sa akin at pagkuway tumingin sa second floor. Love, tara, may papakita ko sa'yo sa kwarto ko na magiging kwarto mo na rin. Naguguluhan man ay tumayo ito at sumunod sa akin nang hilahin ko ito paakyat sa kwarto ko. Love, ano bang papakita mo sa akin? Bakit kailangan nating magmadali? Clueless na tanong nito sa akin. Napilyo ko namang ikinangiti nang sumulyap ako rito. Malalaman mo rin. Saad ko dito na mabilis inilak ang pinto nang makapasok kami sa loob. Naglakad ito patungo sa may bintana at sumilip sa labas kung saan tanaw ang mga nagagandahang mga bulaklak. Lumapit ako dito at yumakap habang hinahalik-halikan ito sa may batok, pababa sa balikat nito. I knew it! Wala ka talagang ipapakita sa akin. Gusto mo lang makascore eh. Kinasabot mo pa si Mommy ha? Baling nito sa akin na ikinangiti ko naman ang husto. Pinaharap ko ito sa akin at saka hinalikan sa labi na tinugon naman ito ng walang pag-aalinlangan. Love, kapag napitas mo lahat ng gusto kong bulaklak, may price ka sa akin. Saad nito na ikinakunot ko ng noo. What price, love? Tanong ko rito nang initian lang nito at kumawala sa akin. Mabilis itong lumayo sa akin at nagmamadaling lumabas ng kwarto ko. Napapabuntong hininga naman akong napaupo sa kama. Pero napaangat ako ng tingin nang pumasok ulit si June. Whole night kapag nagawa mong gusto ko. Saad nito sa kamuling lumabas ng kwarto. Napapangiti naman akong tumayo. Aba, choosy pa ba ako? Whole night na yun ah. Palalagpasin ko pa ba? Love, wait! Tawag ko rito na halos takbuhin ko na ang palabas ng kwarto para lang maabutan ito. Nang makababa ako sa sala ay masayang nagwekwentuhan ng soon-to-be future-in-laws habang karga-karga ng mga ito ang kambal. Masaya kong pinagmamasdan ng dalawa habang may ipinapakita namang mga pictures si June kay Mommy
na hindi maitago ang ngiti sa labi. I'm so happy dahil finally ay magkasundo ng dalawang babaeng pinaka-importante sa buhay ko. Love, come here. Pinagtitimpla ko lang ng gatas ang kambal. Tawag sa akin ni Juna, mabilis ko namang nilapitan. Ibinigay nito sa akin si Will at saka nag-excuse sandali kay Mommy na abalang nakatitig kay Jana. Mom, mukhang kamukha mo sa Jana paglaki. I'm sure kasing ganda niyo sila ni June kapag nagdalaga na. Oh gosh, wag muna pala. Mas gusto ko pang manatiling baby na lang si Jana. I'm sure marami nga alagid na mukong sa anak ko. Bigla naman akong tinampal ni Mom, dahilan para matawa si June na may dalang dalawang feeding bottles na ibinibigay kay Mommy ang isa at ang isa naman ay sa akin. Hindi mo mapipigilan ang paglaki ng mga anak natin. Ikaw talaga. Ang liit-liit pa nga ni Jana eh. Kinukontra mo na agad ang mga future suitors niya. Sambit nito sabay haplos sa pisngi ng anak namin na si Will. Ang gwapo mo naman anak. Manang-mana ka kay daddy mo. Sana huwag kang maging babaero kagaya ng dad mo ha. Bigla akong napanguso sa sinabi ni June. Love, kailan ako ng babae? Nakanguso kong tanong dito na inismiran lang nito. Sabay pisil sa ilong ko. Joke lang love, ikaw naman hindi ka na mabiro. 50-50 ka lang talaga. Sagot nito habang pigil na pigil ni Mom ang hindi matawa sa sinabi ni June. Anong 50-50 love? Muli kong tanong dito na ikinatawa naman ang mga ito. Clueless akong nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa habang tumatawang mga ito. 50-50, basta yun na yun. Sagot ni June na sumandal pa sa akin habang nakangiti. Naiiling na lang akong humalik sa pisngi nito na mas lalo nitong ikinangiti. Humanda ka sa akin mamaya. Bulong ko dito na inirapan lang nito. Gawin mo munang utos ko para may price ka mamaya. Ganting bulong nito, kaya mabilis kong ibinigay si Will dito na ipinagtaka ng mga ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Mom sa akin. Picking flowers, sayang ang price. Sagot ko dito na ikinangiwi ni June, sabay sulyap kay Mom na ngingiti-ngiti naman. Pagkuway lumabas na ako sa garden at namili ng mga bulaklak para sa mahal kong si June. With or without any price ay ipamimitas ko pa rin ito ng mga bulaklak na alam kong gustong gusto nito. Una kong pinitas ang mga red roses, saka ko isinunod ang mga tulips at iba pang mga bulaklak na hindi ko na alam kung ano pa bang tawag. Basta iniba-iba ko para naman hindi magreklamo si June na reklamadora. Nang makita kong okay ng dami ay pero wala nang mag-iina sa sala. Lumapit naman ako kay Mommy na halatang masaya. Base na rin sa ngiti nitong hindi na iaalis sa labi nito. Nasa kwarto niyo na sila. Mukhang inaantok ng kambal eh. Kaya pinakit ko na sa taas para makapagpahinga silang mag-iina. Salamat anak ha. Salamat dahil binigyan niyo ako ng mga malulusog na mga apo. Sige na, umakyat ka na doon at ibigay mo na kay Junyan. You're so lucky to have her. Kaya ingatan mo siya. At huwag kang gagawa ng anumang dahilan para iwanan kanya ulit. Tumango ako rito at yumakap. Saka ako umakyat sa kwarto namin ng mga mag-iina ko.